Okay, so, ayun. Wala akong magawa. I mean, wala. Lunchtime po kasi from work. So, ano ba? Nag-check kasi ako ng GC namin just a few minutes ago. And, they posted something like, about Ed Kaluwag. And, I saw here also na, lalaki, di na masaya sa love life. So, ang sabi dito, eto yung sa KMJS ha, parang ang saya-saya niya na nasasakal niya ako. So guys, did you know that merong sinasabing sadista and masokista? Sadista, sila yung taong parang masaya sila pag nananakit sila. And masokista naman, sila yung tao na parang wala lang sa kanila pag nasasaktan sila. Parang wala lang sa kanila pag nasasaktan sila. So actually, parang ganun din ako before. Someone told me before that, ano ka ba? Masokista ka ba? So, ayun na. So, ang sabi ko dito, meron kasing taong masokista, yung parang masaya siyang nasasaktan. Pwede namang hiwalayan kung it's not healthy anymore. So, para sa akin, sabi ko dito, one thing I've learned from having a long-term relationship. I know, sabi nga, hanggat kaya, wag susukuan. At least, wala kang pagsisisi sa huli. Tama ba? But, wait. Okay? Kasi, sa kakaisip mo na magtiis at wag sumuko. Distorted ka na, girl. Or, kuya. Emotionally, mentally, physically. You think that's healthy? Well, it's not. Kasi ubos na ubos ka na, and kung binigay mo yun sa sarili mo, yung pagmamahal na ino-offer mo, at sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo, ah, sus ko, naging maganda pa yung buhay mo, naging masaya ka pa. Instead of, diba, you just stuck in that kind of relationship, or whatever is it, so, even if it's a job or whatsoever, commitment or friend. So, if it's really a toxic, feels like really toxic, just then live. Because it will not lead you to any success in your life. So, another thing, it just made me realize na napaka-ikli guys ng buhay. Para ma-stuck sa taong mga di naman deserve ang pagmamahal natin. Diba? You tried once, twice, tapos tama na. Magto-2021 na. So, wala nang, hindi na uso ang martir ngayon. Even may mga kotse na ngang lumilipad eh. So, what's the point of wasting your life? You can die tomorrow or the next day. Ang masakit ng pagsisisi is yung kinulong mo yung sarili mo kasi di ka naman masaya. So, tapos nakakita mo yung sarili mo kaso di mo makuha kasi nakakulong ka sa kamartiran mo, girl or kuya. So, actually guys, this is me before but not anymore. Sabi ko nga sa inyo, magto-2021 na, diba? So, may nag-comment dito, ayan na po si Bagyong Jemmy at mararamdaman nyo na ang lakas ng mga hugot niya at pabugso-bugsong mga comment na tatagos sa inyong mga puso. So, tumagos ba? Tumagos ba guys? So, ayan na. Sabi ko nga, i-video vlog ko to, sabi ko sa kanila. Kasi it might help others na make them realize na maybe they're not in the kind of relationship, kind of friendship, or kind of job na it's not healthy for them, but of course. Pero pagdating sa trabaho kasi, parang tinitiis natin para sa mga pamilya natin. But if it's a relationship or commitment, or if it's just a friend, or if it's just a boyfriend, girlfriend, or whatever kind of relationship that might be, so guys, don't stick around. Don't stuck around with that kind of relationship. Just do your own thing, love yourself, enjoy the world. Napakaikli ng buhay para sayangin natin. So, spread love, 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 love. So, tapos ayun na nga, please follow my page on Facebook. I also have an Instagram. It's heart.gem because we have a heart of gold. So, ayun, magmahalan po tayong lahat. Huwag na po tayong maging
napakasamang tao, magrespetuhan tayo, mga ganyang bagay. Ayan, yan yung mga bagay na hindi nabibili talaga ng pera. So, yung mga respeto, yung mga pagmamahal, yan talaga hindi nabibili ng kahit na anong. Kasi it comes from within. So, that's it guys. Bye-bye for now. I love you. Bye!